Welcome po sa aking channel, Good Vibes Canada. Ngayon po ako po si Lilibet and ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo yung mga bagay na ginamit ng aking ama upang makatulong sa kanyang fast recovery sa kanyang knee surgery. Ang aking ama po ay nag-undergo po ng knee surgery dito sa Canada noong first week of July. Tapos after 3 days po eh nakalabas na po siya at ngayon nag-rehab na po siya. Maayos pong ang kalagayan niya, nag-wait po siya dito po sa Canada, free po ang knee surgery. Nag-wait po siya ng yung first surgery po niya is almost 2 years, tapos yung recent surgery niya is 6 months lang po yung waiting niya. So tapos after ng surgery 3 days lang umuwi na po siya. So ang mga bagay po na nakatulong sa kanya sa kanyang knee recovery ay una ho ay walker, kasi ho bago ho i-discharge ang pasyente kailangan ho na may sarili silang walker. Ang walker na kailangan dalhin ay yung ganto ho, yung adjustable at saka yung dalawa lang ho yung gulong. Tapos yung ito po pwede hong rentahan, $20 ho a month lang ho yung renta namin. So kung halimbawang dalawa ho yung tuhod na mas maigi ho sigurong bumili na lang ho kayo. Tapos pag yung pasyente malakas na ho, ito ho yung kailangan, yung quad cane. Tapos adjustable din ho siya, pwede nyo rin hong renta, no? Pwede rin ho kayong bumili. Tapos ang kailangan pa ito ho, toilet seat ho, niram ko ho namin to sa kaibigan ko. Yung toilet seat, maigi ho ito kasi ho pag nagwa-washroom ho sila, mahirap hong tumayo kasi ho doon sa knee surgery nila. So, isa ho itong kailangan na pwede nyo rentahan o bilhin. Tapos ho, yung bath chair. So, yung bath chair po, pwede naman hong gumamit ng ordinary bath chair. Ang importante lang ho ay stable. So ang ginamit ho namin sa aking ama ay isa lang na ordinary chair kasi yan lang. As long as stable yung mga paa, tapos hindi siya dumudula sa tab, pwede na ho yun. Pwede ho kayong rumenta, tapos pwede rin ho kayong bumili. Tapos kailangan ho bath mat, maigi hong magkano ho kayo ng bath mat para hindi po sila madulas. Tapos isa pa ho yung grab bar. So pag nasa toilet ho sila, may kakapitan ho sila kasi minsan di po ba pag naliligo medyo madulas yung floor, ayaw po nating maulit yung surgery, kaya kung maaari magkaroon ng bath mat. Tapos ito rin ho nakakatulong din ho sa kanila kasi pag naligo na ho sila mag-isa, pag nag-scrub sila ng kanilang sa kabinte hindi ho nila maabot. So okay magkaroon ng ganito. Tapos ito hong rolled pillow ho, ito ho yung sinadya sa hospital, tapos ginagamit pa rin ho ni Papa. So tuwalya lang ho na Finol, tapos dito ho ilalagay ni Papa yung tuhod niya, tapos itatry niyang daganan, tapos pag masakit na hinto. Yun lang ho yung recommendation ng PT na kung as tolerated lang ho. So next is etong ice machine. Nung first surgery ni Papa, ang ginamit lang namin is yung ordinaryng ice machine kasi low budget. Tapos ang this year, iba naman ho yung ginamit namin. So kung low budget ho tayo sa ice machine, because nakakatulong ho ito para sa pag-decrease ng pain. Tapos kung low budget ho tayo, maigi hong balutin ho talaga natin yung ice bago ho natin idiretsa. Ang hindi lang ho maganda dito kasi ho pag nalulusaw ho yung yellow, nagiging messy, tapos mababasa ho yung paa ng pasyente. Tapos pag pinatong ho ito, kahit kung may garter ho kayo o kahit ang pang secure, pwede na ho. Pero this year, ang sabi ng aking ama ay laking tulong daw ho yung paggamit nyo ho nitong ice machine. So itong ice machine na ito, pwede hong rentahan. Ang renta ho nito ay for 3 weeks, $120 ho ata. I suggest na kung dalawa ho yung sa tingin nyo dalawa ho yung surgery na gagawin sa inyo, bumili na ho kayo ng machine, mga $250 ho ata ito. Kasi pag binalik ho namin ito ho, maiwan sa amin. Tapos
paparentan ho nila sa iba. So masulit ho kung within kasi 3 weeks lang 120. So at saka yung mga magagamit din ho naman na renta nyo ay pwede hong i-file sa tax. So ang ituturo ko lang ho sa inyo paano gamitin ito. So first is nakalagay naman dyan eh. Lagyan ng pwedeng ice, pero ang nakatulong sa amin nakalagay dito na may lagyan muna ng water. Tapos pag nalagyan ng water, saka lagay ang ice. Pero ang sa tingin namin nakatulong, maglagay lang ng tatlong frozen ice water. Tapos kapag nalagay na, ikakabit na lang yung sasarado na siya. Dapat malayo siya dito sa handle para hindi humara. Tapos pag ganyan niya, ready na yan. May water, tapos may ice. Tapos i-connect na ho ito dun sa mismong ano ng pasyente. Tapos kung halimbawang ito ho yung tuhod, kailangan ho munang balutin yung tuhod. Pag nabalot na ho yung tuhod, saka ho ipapatong para maiwasan ho yung burn. Kung halimbawang kunwari tuhod po ito, kung babalutin, ang suggestion po nila ganyan ho yung lagay, kasi ho pag mag-isa lang ho yung pasyente, kaya ho nilang gawin mag-isa. So pag tinali yan sa tuhod, ganyan ho. Yan. Pero dapat may cover po yung itong equipment at saka yung itong skin ng pasyente. Tapos i-detach lang nila dito. Yan. Ang sabi nila, pag mag-detach nito, maigi ho na maglagay ho tayo ng towel kasi mababasa ho kayo. So yan lang. Pag dinetouch na siya, yan. Okay na yan. Ito yung nakasetup na yan. Pag nakasetup na, ito yung machine. Tapos i-plug mo lang dito sa kabilang side. Tapos yun na, pwede nang saksak. Okay na yun. Tapos depende kung gaano katagal, pero si Papa parang 30 minutes yata ginagamit. Tapos ang pinaka last, so napaka-importante ho na sana umatin ho kayo sa rehab program. So bali sa Canada, hindi sa amin ho, hindi na ho libre ang physiotherapy pag sa labas, pero ang kaigayahan po, maaari nyo po itong i-claim. $73 po initial consultation, tapos depende po sa strength ng pasyente. Pag in-assess, yung PT po yung magsasabi kung ilang session sa recovery na aking ama. Napakaigi po kasi ang recommended session lang po ay $420 po per session, so nakatipid po kami. So yun lang po, maraming salamat po sa pag-watch, and sa sunod-sunod po ulit. Magandang umaga.